guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me, Mom T. Okay, so for today's vlog, guys, ay magluluto tayo ng chicken adobo. Isishare ko sa inyo, guys, yung aking recipe or yung recipe na natutunan ko sa pagluluto ng chicken adobo. So, may iba't iba tayong way ng pagluluto ng chicken adobo. And let me show you guys kung ano yung mga ingredients na gagamitin at kung paano yung paraan ko ng pagluluto nito. So, for the complete list of ingredients sa pagluluto ng chicken adobo, ay ilalagay ko siya sa description box para magkaroon kayo ng guide kung ano-ano yung mga gagamitin ninyo sa pagluluto nito. Okay, so here are the ingredients, guys. Ito yung mga gagamitin nating ingredients sa pagluluto ng dish na to. Una ay ang chicken, cut into serving pieces na siya. 1 head garlic crushed. 1 piece of chopped onion. 3 tablespoons of cooking oil. Ng 1 and 1 half brown sugar. Kailangan din natin ng toyo or soy sauce. Siyempre, ng vinegar o suka. 1 cup of water. Kailangan din natin gumamit ng dry bay leaves, whole peppercorn, or ng pamintang buo. At syempre, hindi mawawala ang aking chicken broth cubes. Kailangan din natin ng salt to taste. So tara, simulan na natin ang pagluluto ng chicken adobo. Okay, so pag mainit na yung kawali, ilagay na natin ang cooking oil. So, after 2 minutes ng pagpapainit ng mantika, so mainit na to, pwede na natin ilagay ang, una natin ilalagay ay ang bawang. So, igisa-gisa lang natin yung bawang. Gusto ko siya medyo tostado. So, ayan. Halu-haluin lang natin yung bawang hanggang sa maging golden brown na siya. Kasi parang mas masarap na ano kapag ka medyo golden brown na yung bawang niya. And then, isusunod ko naman dito ay ang sibuyas. So, halu-haluin lang natin siya hanggang sa okay na yung kulay niya. So, pagpatuloy lang natin yung pagigisa sa bawang at sibuyas hanggang sa lumambot na yung sibuyas para medyo manamis-namis siya. Kasi mas masarap siya kapag na ganoon. Gaya yung ating hiniwang chicken sa paggisa. So, nahiwa ko na siya into serving pieces. So, kahit anong part naman ng chicken ang pwede nyo ilagay dito. Pwedeng puro drumstick. So, pwede din naman yung thigh part or kayo kung anong gusto nyo. And then, igisa lang natin siya sa bawang at sibuyas. So, dapat guys, ay mag-isa natin siya ng tama. And, dapat pantay-pantay yung kanyang pagluluto. So, iiwan muna natin siya ng ano. So, igisa muna natin yung chicken sa ating bawang at sibuyas. So, halu-haluin lang siya. Pakasan natin ang konting apoy. Guys, pwede na siya natin lagyan ng water. Guys, pwede rin kayong gumamit ng tongha sa pagbabaliktad nito kasi ako para madali, kasi ako ito ginagamit ko talaga para hindi masira itong aking kawali. So, pwede na natin siya lagyan ng tubig.
ko para mapakuluan. At ilalagay na rin natin yung toyo. And then pagkatapos ng toyo, pwede na rin natin ilagay ang suka. So kahit hindi na natin siya i-marinate sa toyo at suka, dire-diretso na natin gagawin to. Hintayin lang natin siyang mag-boil. Huwag muna natin siyang haluin. Okay, so takpan muna natin siya habang nagpapakulo. So ayun, pwede na natin haluin yung ating pinaghalo-halong ingredients. So siguraduhin lang natin na na-distribute natin ng tama yung suka, toyo, at yung iba pang mga ingredients na nilagay natin. So halu-haluin lang hanggang sa pakuluan pa natin. So ayun. So halu-haluin lang natin para ma-distribute ng maayos yung suka, yung toyo, at yung iba pang ingredients na nilagay natin. So ngayon ilalagay ko na tong chicken broth cubes. Naglalagay ako nito kasi para talagang buong-buo yung lasa niya, talagang chicken at chicken. So kahit hindi mo na siya i-marinate sa toyo at saka sa suka, ay talaga namang ano, lasang-lasa siya. So buong-buo yung ano niya, yung lasa niya. Kaya nilalagyan ko siya ng chicken broth cubes. Next na natin ang paminta. So, pwede kayong gumamit ng whole peppercorn or pwede rin naman yung dinikdik. Nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyo. Hello, guys! So, ayun. Gutom na si Andre. And then, isasabay ko na rin ang paglagay ng dried bay leaves. So, pwede rin kayong gumamit ng fresh bay leaves. Nasa sa inyo yon. Pwedeng dinikdik na paminta, pwedeng whole peppercorn, or buong paminta, pwede din namang dried bay leaves or fresh bay leaves. Nasa sa inyo kung anong gusto niyo. Pwede pa pwede pa siyang pakuluin. Para talagang malambot. Gusto kasi nila guys talaga yung masarsa. Baka sabihin niyo masyado siyang masarsa. Eh gusto talaga nila yan masarsa. Pero masarap yan. Mamaya naman tutuyo yan eh. Okay, so i-check natin. Malambot na. So, kailangan wala nang matitirang puti-puti dyan. Kailangan ay yung kulay niya is pare-parehas na. Ayan na guys, naamoy ko na siya. Masarap na. Takpan uli natin ng mga ilang minutes pa. Luto na yung ating chicken at malambot na rin siya. Nasa sa inyo pala guys kung gusto nyo ng masabaw or masos. Kasi kami talaga gusto ng mga bata yung masos sa kani Daddy MJ. So, ayan, yan na siya. Ipapreserve ko na yung sauce niya. Tapos, kung gusto nyo ng medyo maano pa siya, tuyot ng konti, pakuluan nyo pa siya, dagdagan nyo pa ng ilang minuto. And ngayon, ilalagay ko na itong ating ingredient na talaga nagbibigay siya ng sweetness. Mas nagbibigay siya ng tamis at saka sarap talaga dito sa adobo na to. Ayan, promise guys, masarap to. Ayan, so okay na ang ating chicken adobo. Luto na siya at perfect na yung lasa niya. Ngayon, gusto kasi nila ng may itlog to. Siyempre, mas masarap kapag may egg. So, lalagyan natin siya ng egg. Ayan na guys, oh. Nag-reduce na yung kanyang sauce. At lalagyan natin siya ng egg. Tatlo lang yung egg kasi si, hindi naman kumakain ng egg. Eh, hindi naman niya, kumakain ka ba? Oo, boiled egg. Kumakain pala si Andre. Okay. Luto na ang ating chicken adobo. At tara, kakain na tayo. Samahan nyo kami kumain.
Chicken adobo! At tayo'y kakain na. Okay, guys, thank you for watching my vlog. Sana ay nagustuhan niyo siya. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, see you on my next vlog! Bye-bye! Bye!